Hello mga sangkay, mga kalingap! Welcome back to my channel. Ito po muli ang yung sangkay na sa Sangkay Loans muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagay ng lahat. Mapan dito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa, dobling ingat tayo na. So mega mega love shoutout sa inyong lahat. Sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val, at Edna Kalingap Rob. Sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolos, lolas, FWs, and PWDs, mega, mega love shoutout sa inyong lahat, and of course, I love you all. Ayan. Mega love shoutout sa lahat ng Kalingap, Kalingap Partners, Team Kaliwat, yung grupo ko po, at sa lahat ng aking mga sponsors, kay Tita Bing, ang kanyang YouTube channel ay Herbin TV Vlog, subscribe po natin. Ang tita kong Vayot, si Tita Mina Jaramillo, at ang gorgeous sa lahat. Si Mamita ng San Diego, California. Also, hello sa kay Manay Tere ng San Diego, California also. At sa lahat ng mga nagmamahal kay Sangkay, mega love shoutout sa inyong lahat. Ngayong araw nito mga Sangkay, gagawa ko ng reaction video. Ito'y patungkol sa napanood kong live ni Dodong Ruel. No? So, meron dito na parang nagkaroon ng issue patungkol sa pag-inom ni Dodong Ruel, no? Lasinggo na nga ba ang matatawag sa isang tao na minsan lamang nakita nating uminom, no? So, meron akong audio clips. Ipararinig sa inyo din after natin na mapakinggan. Magbibigay ako ng opinion or koro-koro patungkol dito. Tara mga sangkay, mga kalingap, pakinggan natin. Ay, ganito po mga kalingap. Title natin is walang masama sa pagiging one-sided, di ba? Kaya nga, yan ang pinopromote ko mga kalingap na every time may live po tayo, diba? Nasa sa atin yung choice or option mga kalingap, diba? Kaya nga, diba meron tayong freedom of choice, diba? Freedom of speech, diba? May free will po tayo. At meron tayong kalayaan na kung sino ang ating sinusuportahan, na sino yung ating iniidolo. No? Kaya yun mga kalingap. Pero nagiging masama lang po siya if ever na andun ka nakasupport sa isa, pero yung isa naman po ay dinadown niyo po or ginagawa ng issue, di ba? So, itong live na ito ni Dodong Ruel, ano, konektado pa rin ito ng mga nakaraan na live niya, no, na patungkol dito sa isang tao, no, hindi ko alam kung isa or ilang tao ito sila, no, na nakasupport sa isa, imbis na sa kanilang dalawa, no, kay Rachel at saka kay Ruel, no. So, pero sila'y nakasupport lamang sa isa. So, ito, konektado ito. So, dito sa title niyang sinasabi niya na masama ba ang maging one-sided? Para sa akin, no, walang masama. Walang masama ang magiging isang one-sided as long as, no, natama yung kanyang ginagawa. Walang paninira sa isang tao, no, sa halimbawa kung kay Ruel or kay Rachel. Halimbawa, nakasuporta siya dito kay Ruel lamang. Sisiraan niya si Rachel. Yun yung masama. No? Ang pagiging one-sided, no? Although, no, karamihan talaga dito, pagka halimbawa, meron kang komento na nagiging one-sided ka lang, isa lang ang talagang inililift up mo, yung tinataas mo, inaaangat mo, yung isa binabagsak mo. Yun yung masama, no, na sinasabi na pagiging one-sided. Pero kung one-sided ka, na wala kang inaapakan, wala kang inilalaglag na isang tao, okay lang yon. Pero yung pagiging one-sided, na meron kang naagrabyadong tao, yun po yung masama. Without any strong evidence, ba, or wala kang basihan, wala kang basis, basta ka na lang po gumagawa ng issue dyan, para masira yung isa, di ba? Pinapakita nyo na support ka sa dalawa. Pero yung gawain mo is, di ba? Palihim na sinisiraan yung isa, di ba? Palihim na ginagawa ng issue. Matagal na kasi ito, no, na issue, no, na laging na itatopic ni Ruel. Kung sino man to, no? So, parang gaya ng lagi, nung nire-reactionan ko nung mga nakaraan, no? Na sabi ko nga, no, parang apektado talaga si Ruel dito. Kasi gusto ni Ruel, no, na kung ikaw ay kakampi sa isa, no,
Huwag mong sirain yung isa. So parang, ang sa akin kasi dito, medyo tumatagal, no? Itong, yung issue na ito. Bakit hindi kausapin in person, in personal, no? Or EPM, or tawagan itong taong ito para matigil yung issue na ito. Kasi parang tuloy-tuloy. So, baka isa sa maging mitsa ito sa love team ni Roel at saka ni Rachel, itong taong ito. Kasi kung itong taong ito ma-impluensya, baka maka-impluensya siya sa ibang tao, sa ibang supporters ng Rochelle. So, habang maaga para sa akin, no, dapat maagapan, no? Dapat mag kung hindi papangalanan ito ni Roel, no, para hindi sa pagpapahiya sa taong ito, para maging aware, no, yung ibang mga supporters ng Rochelle, maganda pangalanan niya. Kung hindi man niya pangangalanan ito dito sa public, maganda kausapin niya ng personal, kung magkasama man sila sa diet, or tawagan, no, sa messenger, or kung saan man, no, na para ma-reach out niya. Siya mismo mag-reach out dito sa taong ito. Sabi niya, ano ba ang problema mo sa aming dalawa? Bakit isa lang sinusuportahan mo? Bakit yung isa na hindi mo sinusuportahan, bakit inilalaglag mo? Di ba? Para once and for all, malinaw ang lahat. Di ba? Wala kasing mangyayari dito kung ilalive lang, kagaya nito inilalive ng inilalive. Tapos yung ibang mga tao nag-iisip, sino kaya ito? Sino kaya itong supporter na ito? Para aware sila, maganda pangalanan, para maging aware sila kung sino nga ba itong taong ito, para maiwasan nila kung kinakailangan iwasan. Di ba? Na yun nga yung sinasabi ko, na walang masama sa pagiging one-sided, kasi nasa atin yung choice. Kung ayaw mo sa isa, di ba? Doon na mag-focus sa isa. Pero ayaw, ang ayaw ko lang po talaga, or sa amin nilangga, no? Pati sa kailangga, na although isa lang yung sinusuportahan nyo, di ba? Aminin naman natin yun din. Pero huwag po kayong gagawa ng issue para masira yung isa po, mga kalingaw, di ba? So ito yung sinasabi, may point dito si Ruel, pero yung sinasabi ko dito, maganda talaga na i-bulgar niya na ito kung sino itong taong ito, kasi pang siguro pangatlong beses na niya nababanggit niya ito dito sa live niya ito. Yun yung magandang gawin, no? Pangalanan, no? Kasi baka maka-impluwensya siya sa ibang mga viewers diyan, no? Kung ito'y charity vlogger man to, pero parang nasabi na niya ito nung nakaraan na ito'y charity vlogger, no? Or charity vlogger, or vlogger ito siya. So, mas maganda kung mapangalanan na, para gaya ng sabi ko, maiwasan, no? Maiwasan ng ibang Rochelle supporters itong taong ito na binabanggit niya dito. Yun po ang ano ko, mga kalinga. Walang masama ang one-sided, basta huwag mo lang i-down yung partner ng sinusuportan dito. Pinapaliwanag ko lang din po sa side natin. Kasi mahirap po na kung kakalat yung SS na yun or screenshot na yun. Di ba? Pero kailangan natin i-correct, di ba? Kailangan natin ipaalam din sa kanila, or kahit hindi man sa kanila, sa mga nakaka-receive nun, na mali yung di ba? Mali yung iniisip nyo. So, ito na, may point talaga, ano, yung sinasabi, may sinasabi dito sa Roel na mayroong SS, may screenshots, no? Baka kumalat pa. Malamang, no? Malamang, kasi kung may galit ito siya sa isa sa inyo ni Rachel, no? Malamang ipapakalat niya talaga yung screenshots na yan. Kung ano man yung nilalaman ng screenshots na yan, no? Pangalanan niya, i-name drop nyo na yan, yung taong ito, kung hindi nyo kayang kausapin, no? Lalo na meron na siyang mga screenshots na sinasabi dito na may hawak na screenshots itong taong ito, sisirain talaga ang isa sa inyo dito. Hindi papayag ito na hindi masira ang isa sa inyo, kasi nakikita ko na meron siyang galit, no? Base sa mga pananalita dito na Roel, may galit itong taong ito sa isa sa kay Roel or kay Rachel, no? Ngayon may hawak siya, screenshots, ebidensya niya. So, maganda talaga no na putulin, habang maaga pa, putulin, ipaalam kaagad kung sino itong taong ito para ma-stop, no?
May stop pa, hindi pa siya, hindi na siya makapag-spread pa, makahikayat pa ng mga supporters ng Rochelle, no, na mabilog pa niya or ma-brainwash pa niya yung mga tao, no, na mapapaniwala niya kung anumang screenshots meron siyang hawak dito. Huwag niyo ikakahiya, di ba? Huwag niyo ikakahiya na isa lang yung sinusuportahan niyo, di ba? Pero, kasi siyempre, choice niyo yan, di ba? Choice niyo yan. So, wala tayong problema doon. Kaya na nga, di ba? In the first place, di ba? Napredict ko na po na she's a one-sided, di ba? Pero ang pag-iinom po, ano, normal yan sa tao, di ba? Hindi naman natin sabihin, porket vlogger, diba? Porket presidente ka, porket artista ka, hindi na po pwedeng gawin yung mga ganyang bagay. Ang mali po doon pag nilalive, di ba? Or pinapakita sa vlog, or pinapakita sa in front of the camera, na yan ang ginagawa nyo. Pero bag, behind the camera, di ba? It's just part of a celebration. Diba? We're just having fun, and wala naman pong naagrabyado sa ginawa namin, di ba? Hindi ko alam, no, kasi andito tayo sa portion, no, ng patungkol sa pag-iinom. Kung hindi ko alam kung ito ba konektado doon sa tao na pinapatungkulan dito ni Roel, no. Sa pag-iinom, no. Tama naman, no. Walang masama sa isang tao kung uminom, no. Sa isang vlogger, sa isang charity vlogger, sa isang influencer na uminom, no. As long as na hindi tayo nandiyan sa harap ng camera, na ipinangangalandakan natin na tayo'y nagwawalwal, na tayo'y naglalasing, na tayo'y umiinom. Pero kung ito'y walang camera, kung ito naman ay kasiyahan lamang, no, na pag-inom at moderate naman, moderation naman yung pag-inom mo, walang problema, walang masama. Kasi tayo bilang isang mga public figure, influencer, no, hindi tao lang tayo, no. Meron nga dyan, mabanggit ko lang dito, pasensya na, nabanggit ko dito si Marilyn Chang, no. Si Marilyn Chang lang taran, no, na nagla-live, nalaseng. Pero although na never ko naman siyang nakita, hindi ko lang alam kung sa ibang mga ano na may hawak siyang bote na nagiinom, no, sa harapan ng camera, yun yung medyo masama. Pero ang nakita ko lang kay Marilyn Chang niya, na laseng, lalaman natin sa isang tao na pag nasa isa, sa harap ng camera na paglasing yung isang tao. Pero kung ito'y kasiyahan lamang, no, nakikisama ka lang sa mga tao, walang masama ang uminom. Kasi parang naging issue, no, parang may issue yata na si Roel naki-join sa inuman. Ito yung ipinapaliwanag ngayon dito ni Roel. Kaya bakit yung unang sabing masama po? Ang masama po pag hinaharap sa camera, di ba? Doon nag gumagawa ng mga hindi ka nais-nais na mga gawain, di ba? Ganun po. Kaya huwag po tayong magpaka hypocrite po na forget vlogger kami, di ba? Hindi namin pwedeng gawin. Yes, may limitations, di ba? May limitations. Kasi nga, celebration, di ba? Hindi naman po araw-araw ng ganyan. Siyempre, eh, yung makompromise doon yung health namin. Kaya, moderate yan. Moderate. Alam yan ang mga bisita dito, di ba? Ito yung sinasabi ko kanina, no, na in moderation, no, kung iinom tayo, kung nandiyan tayo sa kasiyahan, kung nasa party tayo, kahit ako, no, pagka nasa isang kasiyahan tayo, ako man din mangyari sa akin yan, no, makikisama ako. Pag inabutan ka ng isang baso, no, na nag-iinuman, abutan ka ng isang baso, tanggapin mo. Yan po'y pakikisama. Kasi pag hindi mo yan tinanggap, may masasabi yung tao. Sasabi na hindi marunong makisama, no. So, walang masama. Walang masama sa isang tao kung uminom ang isang tao, as long as na alam mo, no, i-control yung pag-inom mo, as long as na hindi ka nandiyan sa harapan ng camera na nakikitang susuray-suray na, yun yung masama, no. Sino pa ang maniniwala sa iyo na follower mo kung makita ka ng isang ina-idolize ninyo nandiyan pa suray-suray, di ba? Yeah, ano kasi yan, yan yung personality or attitude ng being di ba, public influencer, ay yung pasensya, di ba? Habaan mo talaga hanggat kaya mo pa, di ba?
talagang understanding patients, yan talaga yung bawal mawala sa amin bilang mga public influencer, di ba? Totoo yan, no, bilang isang public figure, kahit mga artista, no, dapat mahaba yung pasensya natin. Nilalawakan natin yung ating pangunawa, yung ating pasensya, dapat talagang niluluwagan mo talaga, hinahabaan mo. Kasi kung ikaw ay isang pikon, kung ikaw ay mainitin ang ulo, kung ikaw ay hindi marunong i-handle yung mga situations dito sa social media, walang mayayari sa inyo. Hindi ka tunay na isang influencer, hindi ka tunay na isang vlogger pagka ikaw ay pikon, pagka ikaw ay hindi mahaba ang pasensya, kung hindi mahaba ang PC, no? So kaya tayo tumatagal dito sa social media, kagaya ko sa dami ng mga bumatikos na sa akin, no? Wala yun, no? Kinakailangan marunong tayo sumakay, no? Sakyan natin, sabi nga nila, ayunan mo yung daloy ng tubig, yung agos ng tubig, magpatianod ka lang kung mga ganyan, no? So ibig sabihin doon, sakyan mo lang lahat ng mga nangyayari, lahat ng mga kung anumang issues para sa iyo, sakyan mo lang, no? Huwag kang magpa-apekto. Naalala ninyo sa ngayon, no, mainit na usapin dito sa social media si Dr. Willie Ong. Inamin niya na siya naapektuhan nung siya tumakbo, no, ng pagkakandidato. Isa sa mga naapektuhan siya doon sa mga bashers, no? So ito yung sinasabi dito, na dapat mahaba ang pasensya natin. Dapat hindi tayo magpa-apekto dito sa mga bashers dito. Haters. Kasi pag once wala kami noon, hindi kami matatawag na charity vlogger, hindi kami matatawag na public influencers. Diba? Kasi wala hindi nakikita sa amin. Kaya sa amin, hanggat kaya pa namin, habaan pa yung pasensya. Sabi ni Jesseline Ocos, ang pag-iinom normal yon, may occasion man o wala. Ang masama kung nag-aamok. Yun. Ang masama po, ano, yung nag-aamok. Gumagawa ng gulo, di ba? Or pinapakita sa harap ng camera. Totoo yun, no? Totoo yun. Walang masama ang pag-inom ng isang tao. Kailangan natin ng alcohol. Sa katawan natin, kailangan natin ng alcohol. Mga doktor mismo ang nagsasabi doon. Pero dapat hindi yung sobra-sobra naman na alcohol ang ilagay natin sa katawan natin. So, ang pag-iinom, no, sabi ko, walang masama hanggat hindi ka nagpapasuray-suray dyan, no. Ang pag-inom dapat kontrolado ng isang tao, no. Ito yung ano natin dito, ito yung dapat isipin natin. Pinapakita sa inyong lahat na ganito yung gawain ng isang charity vlogger. Di ba wala kayong nakita sa camera, or wala kayong nakita na nagla-live na andun sa harap yung mga bote, mga baso, wala po. Pero alam namin ang tama at mali. Kaya nga hindi namin pinapakita sa harap ng camera, di ba? At hindi kami nag-a-act sa harap ng camera. Nag-aamok, di ba? Naghahanap ng gulo, di ba? Ganun. Our body needs also alcohol, di ba? Pero in a moderate way, di ba? Hindi naman kami yung mga tampay dyan na, di ba? Warsak, di ba? Kahit di na kaya, talagang pipilitin. Kinabukasan, ano magagawa namin paglingap, di ba? Kung hinapuso namin yung katawan namin. Kaya alam din namin kung hanggang saan lang yung ano namin, di ba? For the ano lang, di ba? Good get-together lang, di ba? Good vibes lang. Ganun. Wala naman masama, kantahan lang kaya doon at sayahan. At nagkasayahan mga utak-tanga, normal lang ngayon. Sa event, may inuman, Diyos ko, mga po. Ayaw nga po, huwag na tayong magpaka-hipokrito po, no? Kasi, ano yun, we are in the modern society na po, di ba? We are in the first century na po. Okay, dito sa live na ito ni Ruel, no, dalawa lamang ang pinag-uusapan dito. Yung patungkol dito sa tao, no, na nagiging one-sided lamang, no, sa ngayon, no, gaya ng sinasabi ko kanina, dapat agapan ito ni Ruel, no, ipa-explain niya ng mabuti dito sa i-live niya ulit, tapos pangalanan niya na, kasi pang ilang live niya na ito na nababanggit itong taong ito, no. So mas maganda alam ng karamihan kung sino itong taong ito para, gaya ng sabi ko, maiwasan ng ibang mga viewers or supporters ng Rochelle.
mahirap kung makuha niya ang loob ng ibang mga ng ibang followers ninyo or supporters ng Rochelle, nitong taong ito. And dito sa patungkol naman sa pagiinom, walang masama, no? Walang masama na uminom ang isang tao kasi kailangan ng alcohol ng katawan natin. As long as na alam mo i-control, no? As long as na hindi ka na dyan sa camera, harap ng camera, na ipinapakita na lasing ka na, ikaw ay pasuray-suray na, ikaw ay nag-aamok na. Kasi ang iba dyan, no, pagka yung isang tao, hindi ko nila lahat, no, pagka yung isang tao nalamanan na ng alcohol yung katawan, hindi nilalagay sa katawan, kundi nilalagay sa utak, no. So nag-iiba. Nag-iiba yung utak ng isang tao pagka nalalamanan ng alcohol, no. So walang masama uminom, lalo't lalo na kung ikaw ay nakikisama sa isang sa party or kung ano man, no. So wag gawing issue yung ano, yung pagiging ang pag-inom kung ikay nakikisama lamang. Doon ninyo banatan yung isang tao, yung isang vlogger, lalo't lalo na kung charity vlogger, no, kung nakikita ninyo na nagwawalwal talaga, no. Yung iba nga nasa party, di ba? Kino-content nila na umiinom sila sa party. Yun ay kasi party yun, no. Normal yan sa isang party na mayroong inuman. Pero yung party na kagaya na magkakaroon na ng rambulan dahil sa inuman, yun yung masama. Pero kagaya sa ginawa ni Roel na nakisama lamang, it's not a big deal for me, no, sa mga ganyan. So, mayroon lamang talagang mga tao na talagang bibigyan ng kahulugan, no, pagka yung isang tao, pag hindi nila gusto yung ginagawa ng isang tao, lalo't lalo kung hindi nila ito gusto, gagawa at gagawa ng issue yan. So, ito lang nga akong reaction patungkol dito sa live na ito ni Roel, no. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kesang kailan subscribe, yun na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na ito, mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng munuwang kinaroroon. Paalam na, mga sangkay, mga kalingap. Paalam.